Hi guys, good morning. Welcome back again to Marcel Montimayor channel. So today's video, I'm gonna show you the Angeli townhouse model. So sa lahat po ng nagre-request sa akin about sa model ng Angeli townhouse, ito na po siya guys. Pasensya na po kung kaunti lang yung video ko, maliit lang yung video ko. So ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung laman, ano yung nasa loob ng townhouse. Actually, wala siyang model house. Kinukonstruct pa kasi siya guys, hindi pa siya tapos. So, ipapakita ko lang sa inyo kung ano ang laman ng loob ng Angeli townhouse. Itong picture na nasa right side, yan yung finished product ng Angeli townhouse. Okay, so maghahanap tayo ng open na house. Papasukin natin at ipapakita ko po sa inyo kung gaano siya kaluwag or kaliit, depende. Kasi first time ko din siya ito napasok, itong townhouse ng Angeli. Malaki ay yung front space guys. Tingnan nyo siya. Susukatin ko. 1, 2, 3. So, 3 steps guys. Malaki siya konti ng 1/2 steps. Step. So, heto na siya. Ito yung loob. Malaki siya. So, itong pictures na naka-attach. Ito yung model house. Nakukuha ko lang siya guys. Na-search ko lang ang picture. So, pwede nyo siya gawing ganyan yung ano nyo, dining area at saka living area. Ito yung CR. Yan. Nasa right side na peak, pwede nyo siya gayahin ang design or style ng CR nila. Punta tayo sa upstairs, sa second story. Maluwag din siya guys. Yan. So, perspective room is 2 to 3 rooms. So, pwede siya 2 to 3 rooms guys kung marami talaga kayo. Pero kung kaunti lang, pwede na dalawa. Dalawang rooms. Marami siyang bintana. Yan yung sa taas. So, ang Angeli townhouse, ang lot area niya is 36 square meter. Then, yung floor area is 46 square meter. So, perspective room is 2 to 3 bedrooms. So, may kitchen na siya, may living room, may dining area, may bath and toilet. So, ito yung sa kusina, sa likod. Depende na sa inyo kung ilagay niyo siya sa loob or sa labas. Pwede siya i-transfer. Basta magpasa lang kayo ng plan kung ano yung i-retouch nyo sa bahay nyo. Sorry guys.